ang inggit ang isa sa pinaka-negatibong damdamin na pwedeng maramdaman ng isang tao. At kapag hinaluon pa ito ng kapusukan at pagnanasa, madalas ay kamatayan at pagkawasak ng pamilya ang kahahantungan. Ito po ang kwento ng Lin Family Massacre. Si Min at Lily Lin ay mga kabataan Chinese na nagpunta sa Australia para mag-aral. Nagkakilala ang dalawa sa Sydney at nagkaibigan. Sa Australia nila binuo ang kanilang pamilya at ang kanilang mga pangarap. Ngayon, si Min Lin ay isa ng matagumpay na negosyante na nagmamay-ari ng isang news agency sa North Epping, South Wales. Katuwang niya ang kanyang asawang si Lily sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo na kumikita kada taon ng mahigit $1,000,000. Kaya naman masasabi talagang komportable ang kanilang buhay. Ang mag-asawa ay may tatlong anak, sina Brenda, Terry, at Henry. Kilala ang pamilyang Lin sa North Epping na masisipag at mababait na tao. Kasama nila sa bahay ang kapatid na dalaga ni Lily na si Irene. Tumutulong siya sa pag-aasikaso ng mga bata at kung minsan ay nagpa-part-time job din siya sa news agency ng mag-asawa. Taong 2002 nang ang kapatid ni Min na si Cathy at ang kanyang asawang si Robert C. ay nag-migrate din sa Australia. Si Robert ay dating ENT specialist. Nakatira sila sa Melbourne kung saan nagnegosyo ang mag-asawa ng restaurant. Pero dahil nabigo siyang petisyonin ang kanyang mga chefs na magmumula pa sa China, hindi na natuloy ang kanilang negosyo. Lumipat sila ng Sydney para mapalapit kina Min at Lily. At tulad ng tipikal na Asyanong pamilya, sila ay sobrang close sa isa't isa at nagtutulungan sa lahat ng bagay. Noong July 2009, ang anak ng mag-asawang Lin na si Brenda, na noon ay 15 years old, ay lumipad patungong Caledonia para sa isang linggong class excursion. Noong gabi ng Friday, July 17, ang pamilya ay nagkaroon ng get-together dinner kasama ang mag-asawang Cathy at Robert at ang kanilang biyanan na magulang nina Cathy at Min. Si Henry na anak ng mag-asawang Lin ay inaaya ng kanyang mga lola na sa kanila na matulog ng gabing iyon. Gusto ng dalawang matanda na makabanding ang kanilang apo. Pero may badminton game si Henry kinabukasan kaya hindi na natuloy. Ganon pa man, naging masaya ang kanilang salo-salo ng gabing iyon. Kinabukasan ng umaga habang si Cathy at Robert ay kasalukuyang naglilinis ng kanilang garahe, nakatanggap si Cathy ng tawag sa telepono. Ang news agency ng mag-asawang Lin ay sarado pa rin. Sabado noon at ito ang pinakabising araw sa buong linggo. Ang mga supply ng dyaryo at mga magazines ay nakatambak lang lahat sa labas ng kanilang shop. Nagtaka si Cathy, hindi pa kailanman nangyaring malate ang mag-asawa sa pagbubukas ng kanilang shop. Kaya nagmamadaling pumunta sila ni Robert sa bahay ni Min at Lily. Pagdating nila doon, napansin nila na bukas ang pinto ng bahay. Pumasok si Robert at Cathy at tumawag kung may tao ba sa bahay. Pero walang sumasagot. Umakyat si Cathy ng hagdan at nagtungo sa kwarto ng kanyang kapatid at hipag habang nakasunod sa kanyang likod ang asawang si Robert. At doon na tumambad sa kanila ang mga nakakapangilabot na kalat ng dugo sa kama, sa sahig, sa pader at kisame. Nang lapitan ni Cathy ang katuwang nakahandusay sa ibabaw ng kama, nakilala niyang ito ang kanyang hipag na si Lily. Para mapikilan si Cathy na makita pa ang nakakapangilabot na senaryo, tinawag na siya ni Robert para lumabas na. Pero nagpatuloy pa rin si Cathy at tiningnan ang isa pang kwarto na nakaawang ang pinto. Ito ang kwarto ni Irene, ang kapatid ni Lily. At tulad din ng kwarto ng mag-asawa, tigmak din ng dugo ang buong kwarto habang si Irene ay dugo ang nakahandusay sa ibabaw ng kama at patay na din.
maging ang kanilang dalawang pamangkin na si Henry, 12 years old, at Terry, 9 years old, ay mga bangkay na rin ang kanilang matagpuan sa ibaba ng kanilang kama. Nagmamadaling bumaba si Kathy at tumawag ng saklolo sa pulis. Dahil sa panic at pagkalito, hindi malaman ni Kathy ang tamang sasabihin. Habang pangatal na nakipag-usap si Kathy sa telepono, maririnig sa linya na sinasabi ni Robert kay Kathy na aalis siya at pupuntahan sa Maryland ang kanyang mga biyanan. Nakikiusap si Kathy kay Robert na huwag siyang iwanan doon mag-isa, pero umalis pa rin ito. Nang makarating siya sa bahay ng kanyang mga biyanan, ay sinabi niyang may masamang nangyari, pero hindi talaga sinabi kung ano. Nang dumating ang mga pulis at paramedics, si Kathy ay nasa labas ng bahay at hysterical pa rin. Nang pumasok ang mga pulis sa bahay para magsiyasat, ay wala naman silang napansing kakaiba. Medyo makalat lang, siguro dahil sobrang busy ang mga nakatira. Pero nang umakyat na sila kung saan nandoon ang mga kwarto, dito na tumambad sa kanila ang limang bangkay at dalawa doon ay bata. Sa tindi ng mga sugat nila sa mukha, ay hindi na sila makilala. Para bang nadurog at napisa sa ilang beses na pagpukpok. Sa unang pag-aanalisa ng mga pulis, inisip nilang binaril sila ng shotgun sa mukha dahil sa itsura ng kanilang mga injuries. May charger ng cellphone na nakasaksak pa rin at puro tilamsik din ang dugo. Ang mga ilaw sa kisame ay may mga tilamsik din. Masyadong brutal ang ginawang pagpatay sa buong pamilya. Napak-personal. Naniniwala ang mga pulis na hindi ito pangkaraniwang kaso ng pagnanahaw lang. Pinatay ang mag-anak sa kalaliman ng gabi habang sila'y himbing na natutulog at siguradong hindi na makakapanlaban pa. Inisip ng mga pulis na maaaring si Min, ang padre de pamilya, ang pumaslang sa kanyang mag-anak. Nagtanong-tanong ang mga pulis sa mga kapitbahay para makakuha ng lead. Habang si Kathy ay dinila sa Hornsby Hospital para mabigyan ng counseling dahil na-trauma ito ng gusto. Samantala, si Brenda na kasalukuyang nasa Caledonia ay nagbukas ng kanyang Facebook para makibalita kung ano ba ang ginagawa ng ilang kaibigan habang bakasyon. Nagtataka si Brenda kung bakit tinatanong siya ng kanyang mga kaklase kung okay ba siya. Hanggang sa may nagsabi sa kanya na ang kanyang buong pamilya ay pinatay. Noong una, hindi agad naniwala si Brenda at inisip na isang biro lamang ito. Pero nang ipatawag siya ng kanilang school principal at agad na ikinuha ng flight ora mismo, doon niya na-confirm na totoo ang masamang balita. Sinundo siya ng mga pulis at ng kanyang tiya na si Kathy sa airport at doon na sila nag-iyakan. Di nagtagal ay natagpuan na rin ang dugo ang bangkay ni Min na nasa ilalim pala ng blanket ng kama. Durog din ang mukha nito at may indikasyong binigti din siya. Kaya ang hinala na maaring murder-suicide ang nangyari ay dinismiss na ng mga pulis. Para makilala ang bawat bangkay ay kinamitan sila ng DNA test at napagalamang hinataw silang lahat ng martilyo sa ulo at mukha. Dahilan bakit hindi sila makilala. Tanging si Brenda lamang ang nakaligtas dahil wala siya sa bahay na mangyari ang krimen. At siguro kung si Henry ay walang badminton kinabukasan, doon din sana siya natulog sa kanyang mga lolo't lola at hindi sana siya nakasama sa napatay. Nang magsimula ng gumulong ang investigasyon, ang mag-asawang Kathy at Robert na kaagad ang namahala ng news agency ng mag-asawang Lynn. Pati si Brenda na ngayon ay ulila na ay nasa custody na rin nila. Ipinagkaloob kay Kathy at Robert ang power of attorney para pamahalaan ang kapakanan ni Brenda pati ang mga ari-arian ng kanyang pamilya. Katunayan na dumating si Brenda mula Caledonia sa airport pa lang ay agad na sinabi ni Robert kay Brenda na sila nang mag-asawa ang aampon sa kanya. Kasabay ng pag-takeover ni Robert sa mga assets ng mag-anak na Lynn, ay pinilayas naman ang mga magulang Kathy at Min sa kanilang bahay na tinitirhan
na binili mismo ni Min para sa kanila. Kasama ito sa mga property ng mag-asawang Lin. At dahil na kay Robert Sina ang karapatan ng lahat ng ari-arian ng pamilyang Lin, maliwanag na siya nagpalaya sa kanyang mga biyanan. Lumipas ang mga buwan at unti-unting dumadami ang nakakalap na ebidensya. Ayon sa mga investigador, hindi pinilit na pasukin ang bahay. Walang sirang pinto o bintana at wala ding nawawalang gamit. Naniniwala ang mga pulis na may susi ang taong pumatay sa mag-anak na Lin at nag-iisa lamang ito ng gawin ng krimen. May mga dugo ang bakas ng sapatos na ang brand ay Asics ang kanila ding nakita. At ito pa ang isang malaking katanungan sa mga pulis. Bawat kwarto ay may mga bakas ng dugo ang sapatos na nagsasabing nanggaling ang killer sa bawat kwarto kung saan niya isa-isang pinaslang mag-anak. Pero walang bakas ng sapatos sa kwarto ni Brenda. Hindi pumasok ang kriminal sa kwarto ni Brenda dahil alam nitong walang tao doon. Ito na ang isang malaking hudyat na pinagtuunan ng mga investigador. Palihim na nagkabit ang mga pulis ng pinhole camera sa bahay ng mag-asawang Robert at Kathy. At doon na nila nakita sa camera si Robert na pinunit sa maliliit na piraso ang isang kahon ng Asics na sapatos at pagkatapos ay ipinlash ito sa toilet. May mga nakita din ng mga pulis na bantya ng dugo sa grahe ng bahay ni Robert at napag-alamang ang dugo ay nagmula sa mga biktima. Kaagad na inaresto si Robert. Ayon sa masusing pag-iimbestiga, matagal nang may pagnanasa si Robert C. sa kanyang pamangkin na si Brenda. Ipinagtapat ni Brenda sa mga pulis na maraming beses siyang minomolestya ng kanyang Uncle Robert at nagpatuloy ito pagkatapos ng pagpatay sa kanyang pamilya at nang siya'y sa kanila na tumira. Maraming beses na naipagpaliban ang mga naunang hirik ng kaso. Pero noong May 8, 2014, sa ikaapat na paglilitis, maraing sinabi ni Robert C. na siya ay inosente at walang kinalaman sa krimen. Sinubukan ni Robert na magpiansa pero hindi siya pinayagan ng korte. Habang nasa kulungan, isang police undercover ang nagpanggap na inmate at sa isang pagkakataon habang sila'y nagkukintuhan ni Robert C., ay sinabi nito na pinatay niya ang pamilya ng kapatid ng kanyang asawa. Sinabi ni Robert C. na binili niya ang martilyong ginamit sa dollar shop na walang surveillance camera. Pagkatapos gamitin sa krimen, ay itinago niya ang nasabing martilyo at pinlanong itanim ito sa bahay ng isang tao. Pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na pasukin ang bahay ng taong yun. Sinabi pa nitong madali niyang naisagawa ang krimen dahil may alam siya sa martial arts. At para makaalis nang hindi namamalayan ng kanyang asawa nung gabi nang ginawa niya ang krimen, ay pinainom niya ito ng pampatulog. Ang lahat ng pag-uusap na ito ay nai-record at naipresenta sa korte. At noon ngang February 13, 2017, pagkatapos ng 7 taon matapos ang krimen, napatunayang guilty si Robert C. at nahatulan ng 5 beses na habang buhay na pagkabilanggo at walang posibilidad ng parol. Sinabi ni Justice Elizabeth Fullerton sa harap ng korte na hinahangaan niya ang katatagan at katapangang ipinakita ni Brenda sa kabila ng kanyang pagdadalamhati. Ang ebidensya ng pagpatay at pangmumulestya ni Robert kay Brenda sa ika-4 na paglilitis ang naging simula ng pagkakalayo ng magtiyang Brenda at Kathy. At tila, imposible na rin maibalik sa dati ang kanilang samahan. Magpahanggang ngayon, ay patuloy pa rin dinadalaw ni Kathy ang asawang si Robert sa kulungan at naniniwalang inosente ang kanyang asawa. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Kung nagustuhan nyo, i-click nyo po ang thumbs up button at mag-subscribe po kayo sa aming channel. Salamat!